masayang araw po. Ito ang ating temporary breeding pen. Yan si po si Rocco, kasama ang 12 nating mga dungalaga. At sa ngayon po, wala kaming nakikita, napapansin pa na muling naglalandi sa ating mga dumalaga na kasama po ni Rocco. Kaya hindi pa po tayo sigurado, baka naman merong hindi pa lang nagre-recycle ang kanyang heat. So maghihintay po tayo hanggang unang linggo ng June. Pag wala pong naglandi pa sa mga ito, ibig sabihin ay nakastahan na po lahat sila ni Rocco nitong April into May. So kung ganoon po, aanak ang mga ito. Ay, yun po, may isang naglalandi. Yung pong malaking yun, naglalandi po yun. Yun po nakatalikod na malaki. Yan, yung nasa unahan po nitong pinakalikuran. Malaki po ari nun, naglalandi pa po yun. So hindi pa po lahat ay tapos ng kastahan. So may naglalandi pa po tayo dito. At yung kabilang kulungan naman po, yung ating mga palakihing panlitsyon, magsasample weight po kami towards the weekend para po malaman kung kaya na uli nating magdala ng baboy kay ka-farmer na nasa mga 30 to 35 kilos. So yan po ang ating update sa ating mga dumalaga at mga litsunin. At dito naman po sa may unahan lang, nandito po ang ating consolidated pen. Dito po, wala pa rin bagong umanak yung 13 inahin natin ang nakaanak na po. Yung siyam ay hindi pa. So, pag inabot po ng June yan, I have to check po yung aming records. Pero ang tanda ko ay June 8 o June 10 kay Mario na po yon. Yun po yung time na napansin kong sumasampa si Rocco pero hindi po siya nagiging successful sa kanyang mounting. Tamang-tama lang po siyang sumasampa pero wala na pong further action. At ayan po, dahil nga malapit na tayong magkapun dito, sinet up na po natin ang pakainan para po may harang, matuto ang ating mga biik na dun lang po sa may unahan papasok at idedelay lang po namin ng kaunti ang pagpapakain nun. Papasok silang lahat, sasarhan na natin yan. Pasok lang po ako para may pakita ko ng mas malapitan ang aming gagawin sa panghuhuli. Ayan po, nakaipon lang dito sa may unahan ng ating mga inahin. Ang mga biik naman po ay natutunan ng pumasok dito sa ating pakainan. Dinagdagan po ang pakainan ng starter feeds. Malakas na po silang kumain. At ganyang nakakulong rin lang ang area ay hindi po makakapasok ang mga inahin para pakialaman ang ating starter feeds. Yan. So ito pong unahan ng ating pang-trap, ang nakalagay po ay pinagdugsong na dating gestating pen po yan, nung nag-aalaga pa po kami ng puti. Yan. Pinagdugsong po namin para lumuwag ang area at hindi po naiipit ang ating mga biik sa kanilang access. So nasasanay na po ang mga yan. Pag lagay po ng starter feeds, papasok sila doon. So ang gagawin lang po namin ay i-delay ang paglalagay ng starter feeds sa araw na magkakapon na kami, sa Thursday, para po papasok sila lahat dahil expecting na po silang makakain ng feeds. At ayan po yung pangsara. So pag nakapasok na po lahat, kaya handa yan, itatali po rito sa pinakapintuan natin. At makukulong na po sa loob yung mga
Biig. At dito po sa tawid lang, naman namin sila ilalagay para po trabahuhin na. Yun pong maliliit na ganon, yung ating mga late born na dalawang inahin, kay Pilay po at dun sa kay Dagul nga, ay hindi muna namin gagalawin. Pero yan po, ay lahat ng biik na yan ay huhulihin na natin at dito po kami magtatrabaho sa may silong ng akasya para po hindi nakabilad ang gamot, hindi rin po nabibilad ang mga biik habang ginagawa namin sila. So yan pa po ang ating mga alaga. Yun po yung isa sa mga mama pig. Dito nagpupwesto sa tabi ni Mario. Yan po, Papa Dede siya. So 55 po yata yung ating mga alaga rito na ating tatrabahuhin. Yan po, kaya sinasanay na po dito sa may unahan para ang ating mga biik ay sanay na labas-pasok sa kanilang, sa aming isineset up na magiging pig trap at linsana na lang po ang panghuhuli. So sa Webis po ay gagawin na namin ang ating panghuli sa mga biik at ng amin ng makapon at mabakunahan. At sabay rin po doon ang deworm. Gamit po ang ivermectin. At dito naman po sa tapat na building, ito po yung ating pinaglipatan ng mga alagang pato o bibi. Kaya ito po ang kanilang pinakasilungan. Gagawan po namin sila ng mga pugad dito sa area nito. Yan po yung mga naunang napisa na inihiwalay muna namin ay isinama na rin ngayon dito sa kanilang bagong kulungan. At diretso nga po ito, bali 210 feet po ang ating sukat dito. Ang kulungan po nilang ito ay 24 feet by 210 feet. At dito nga po sa likuran, ang kanilang tubigan at pakainan. Para po matrain sila na malinis ang kanilang bedding sa gabi, unti-unti po ay magsasapin din kami ng ipa dun sa area yon. Maghahanap lang po ako ng kono na pwedeng punan pa ng ipa. Yung pong pinakapaliguan ay hindi pa nagagawa. Yan po, kaya may mababa tayong painuman para po sa mga sisiw, hindi sila mahihirapang umakyat dun sa drum. So yan po ngayon ay double purpose muna, paliguan at inuman nila. At ito naman po yung pakainan. So namamahay pa rin po ang ating mga pato. Hindi pa po nila sinasaid ang kanilang pagkain. At dito lang po sa tapat naman nila ang ating mga alagang dumalaga at mga litsunin. So ito po yung ating mga litsunin at dito po sa kabila ay si Rocco at ang mga dumalaga. So nagpunta po dito sa may unahan ng kulungan si Rocco. Nandito po kanina yung pinakita ko naglalandi. Hindi ko po alam kung yun ang kanyang pinupuntahan talaga.
Tignan-tignan lang po natin kung lalapitan ni Rocco yung dumalagang naglalandi. Lapitan ko po dito sa kabilang gilid, matignan kung ito yon. Kasi po malaking baboy yun eh. Malaki po itong yung inaamoy-amoy ni Rocong yon. Kaya lang po, doon pumesto sa may hollow blocks. So hindi pa po siguro talaga, hindi pa ready si Rocco. So hindi pa po tama ang amoy ng dumalaga, kaya hindi po sumunod si Rocco. So yan po ang ating sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.